Hello everyone. So again, ito yung example number 2 natin, ano? Example number 2 sa superposition. So, i-apply naman natin yung software tool. So, gagamitin natin yung software tool. So, sa paggamit nitong or sa pag-solve nitong superposition. So, ito yung example natin, tatandaan sa example number 2. So, gagamitin natin ito isang software tool. So, i-check natin yung voltage dito sa point na to. So, dito. Tapos, dito is, ito yung pinaka-A natin. Ito yung pinaka-B. Ito yung pinaka-C. So, superposition, ang gagawin natin is, hihimayin natin, ano. So, yung gagamitin natin unang source is 24 volts. Tapos, yung pangalawang source is 10 volts. So, bali dalawang circuit. Okay, so, dalawang circuit. So, ito yung unang circuit. So, 24 volts. So, na-short na natin yung 9 volts. Okay, so, ito yan. So, yan. Na-short na natin yung 9 volts. So, 24 volts. Tapos, dito naman is 9 volts. So, meron na siyang akong nilagay na battery. Na ano dito, voltmeter. So, 9 volts naman dito ang pinaka-source natin. Naka-short naman yung 24 volts. So, again, sa dapat na makukuha natin dito is, base dito sa computation natin is 5 volts. Ay, di, sorry. 6. Tapos, dito is 8. Okay. So, unahin natin dito. I-check natin dito. So, dito, with respect sa ground, ito, dapat ang voltage natin dito is 8. Okay, 8 volts. So, tama naman. So, next, dito dapat is 6. Okay, so tama naman. 6 volts. Okay, so, pang gagawin natin is pag-a-addin natin yan, 8 plus 6. So, ang sagot natin na nakuha dyan is 14 volts. So, ibig sabihin, dapat ang ating voltage dito sa point na to is 14 volts. Okay, so maglagay tayo ng ating voltage meter or voltmeter. So, dapat is 14 volts. Okay, so 14 volts yung lumabas. So, ibig sabihin na makukuha natin dito is, yun na nga, gagamitin natin yung reference dito na 14. So, dito ang voltage natin dito is 24 volts. So, dito is, dito naman is 9 volts. So, dito, ang ating voltage dito is 9 volts. So, with respect to ground, so, ito yung ground natin. Tapos, dito, sa A natin, so, with respect to ground. So, 24 at 9. Okay, so, 24 at 9. So, tama. So, ang gagawin natin, yung B1 natin, so, i-derive natin ano. So, base dun sa equation natin, A minus V1 is equal to B. Okay, so, ang B1 natin na na-compute dun is 10. Tapos, dito is 5. So, i-check natin. Okay. Okay, so, 10 at 5. Kasi, 24 minus 10. Minus 5, ang sagot is 9. Okay, so 24 minus 10 is 14, minus 5 is 9 volts. Okay, so tama naman yung ating pagkakakompute. So, base dito sa ating software tool na ginamit, napalabas naman natin siya. Okay, so ito yung example to natin sa ating superposition. So, tama naman. Okay, so gamit itong isang software tool, napalabas natin. Okay, so yun.